Hi guys, this is Sermon TV at welcome back to my YouTube channel. So nagtuturo po ako ng iba't ibang klaseng tutorial sa aking vlogs. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bagong nating uploads. So for today's video ay makabuluhang tutorial vlog na naman ang aking i-share sa inyo. Dahil po, ayan, ang tutorial natin ngayon ay tungkol pa rin po guys sa pag-enroll ng disbursement account sa kay SSS gamit nga po itong Cebuana Luelier online mobile banking app. So dahil po guys na-approve ang aking in-enroll na disbursement account gamit nga ang aking screenshot of online mobile banking ng Cebuana Luelier sa apps. So ito guys, makikita nyo sa screen, ayan guys, active na po ang disbursement ko gamit ang Cebuana Luelier. So yun po guys ang ituturo ko sa inyo ngayon kung paano, kaya kung gusto matutunan, keep on watching. Ako pong ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano i-prepare ang mga requirements na ating gagamitin. So ito nga po yung proof of account. So ang gagamitin natin sa proof of account ay screenshot of online mobile banking. Pangalawa naman yung valid ID. So ang gagamitin po natin sa valid ID ay ang ating UMID card. Pangatlo naman yung selfie photo nga na hawak natin yung ating valid ID at saka yung cellphone natin na naka-screen nga doon yung screenshot of online mobile banking. So ngayon guys, let's go na po. So una ko pong ituturo sa inyo yung pag-prepare ng proof of account. Ito nga yung screenshot of online mobile banking. So punta na natin guys yung ating Cebuana Luelier app. So ito po guys yung eCebuana. Ayan guys, pag-open nyo ng eCebuana, yan, makikita nyo sa screen. So screenshot nyo kaagad yan guys, yung ano na yan. Pagkatapos ito na po yung magpapakita sa ating screen. So kung wala pa kayong ganitong apps guys at wala pa kayong online mobile banking na ganito, so pwede po kayo guys mag-register at gumawa po muna ng inyong bank account, then i-verify nyo po para po magamit nyo sa pag-enroll ng disbursement account sa kay SSS. So kung wala pa kayong ganito guys ay may tutorial nga ako doon sa description box ng aking video kung paano gumawa ng online mobile banking account ng eCebuana. So doon nyo na lang pupuntahan guys ang tutorial sa description box ng video na ito. So ngayon guys, nandito na tayo sa eCebuana apps. So ito pala guys, ang eCebuana apps ay maida-download nyo po sa Play Store. So hanapin nyo lang po yung ganitong logo. So yan po ang i-download nyo. So ngayon guys, enter na natin yung ating 5 digits PIN code. So nandito na tayo guys sa ating online mobile account ng eCebuana Luelier. So click na natin to guys yung tatlong guhit sa taas. Then yan guys, i-screenshot nyo na po yan. Then pagkatapos nyan, exit muna tayo dyan. Then pagkatapos nyan guys, ay picturean nyo rin po yung inyong valid ID. Yung pang last guys, ay picturean nyo po ang, so guys, yung sa selfie photo. So picturean nyo po, or magpa-picture kayo. Hawak nyo po ang inyong cellphone at saka naka-screen doon yung screenshot of online mobile banking nyo. Then kasama nga po yung valid ID. So hawakan nyo po guys. Bago nyo po guys picture ng inyong selfie photo. So kung mayroon nga nito guys sa inyong camera, click natin tong camera. Pindutin nyo to guys yung parang guhit sa taas. Or i-slide nyo lang pababa. Ayan guys. So piliin nyo dyan guys yung 1x1. Ito. Para guys sa pag-picture nyo na inyong selfie photo, so hindi na kayo magka-crop kasi fit na po yung size na nyo nun para sa 3MB size or mas mababa sa 3MB size. Pwede na po yun guys. So yun po guys ang technique sa selfie photo para hindi na po kayo mag-crop. So ngayon po guys, dun na po tayo sa pag-crop muna ng mga requirements na ating gagamitin. So punta tayo sa ating photos. So ito guys, 'di ba, dalawang screenshot ang ginawa natin kanina. So ito yung may logo mismo ng eCebuana Luelier Bank. So ngayon guys, click natin tong edit. Then click natin tong crop. Ayan guys. So bawasan lang natin 'yan guys. Kailangan ito lang lahat ang makita, yung blue. Ayan, then click na natin tong save copy. Yung pangalawa nating ika-crop guys itong isang screenshot na ating in-screenshot kanina, yung may pangalan natin at saka bank account ng ating Cebuana Luelier apps. So click natin tong edit, then crop ulit natin guys. Ayan.
Then, ayan guys, i-crop lang natin yan hanggang dito. Ayan, dito. At saka syempre, ito. Alisin natin to guys. Yan. Yung kulay puti lang lahat ang makita dapat. Yung ganyan guys. So, tandaan nyo yan guys yung mga tinuro ko dahil yan po ang i-apply nyo para ma-approve inyong disbursement account gamit ngayon Cebuana Luillier online mobile banking. So, click natin to guys yung save copy para ma-save na. So, yun guys, na-save na po yun. Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo kung paano pagsasamahin ngayon yung dalawang in-screenshot natin. So, ngayon po guys, kung meron kayong apps na ginagamit para sa pagsama ng picture or pag-photo grid, mga ganon. So, pwede nyo yun guys, gamitin yung apps nyo. So, sa akin kasi guys, ang gagamitin ko ngayon ay PixieLab. So, kung gusto nyo guys itong gamitin pang edit ng inyong screenshot of online mobile banking, pwede rin po itong PixieLab. So, download lang po kayo sa Play Store ng PixieLab. So, ito po guys yung PixieLab. Click na natin yan. Then, click lang natin itong cancel. And guys, yung size na yan guys, fit na po yun dun guys sa size na hinihingi ni SSS. So, click natin dito guys, itong tatlong dot sa taas. Ayan, image size, click natin yan. So, 1x1 guys, which is pwede na po yan, yung size na yan. Kaya, ganito, i-okay na natin. Click natin itong okay. So, ngayon guys, dyan natin ilalapat yung mga na-screenshot nga natin. So, click natin itong plus sa taas. Then, dun sa gallery, hanapin natin from gallery. So, ito na guys yung na-screenshot natin. So, kunin natin yan. Ito. Then, select natin. So, ayan guys. Then, click lang natin itong check sa baba. Ayan. So, ngayon guys, i-adjust natin yan. So, ito guys yung mga may bilog na to. Yan yung hihilahin nyo. Ayan. Yung may bilog na maliit. Ayan. Ayan naman guys sa pangpalapad. So, kailangan guys, i-fit natin yan din. Ipagitna natin kasi paghahatian niya ng dalawang screenshot nga. Di ba may isa pa tayong in-screenshot kanina? Ayan, paghahatian nila yan guys yung screen na yan. Then, pindutin ulit natin itong plus para makuha natin yung isang in-screenshot natin kanina. Click natin itong from gallery. Then, ito guys, click natin to. Then, select. Then, click natin to guys yung check sa baba. So, ayan guys. Ilapat ulit natin dito guys. Kailangan mapunuan niya yan yung screen. I-adjust natin to guys. Ito, at saka ito. Ayan, adjust nyo lang po. So, ayan guys, magkasama na sila. So, nakalagay na yung ating pangalan, bank account number, at saka syempre yung bank name. So, ngayon po guys, isi-save na natin yan. Click natin itong sa taas. Ito. Then, save as image. Click natin yan. Then, click natin to guys yung save to gallery. Automatic na po yun guys, ma-save sa ating gallery. So, pangalawa naman natin na kakrap ngayon yung ating valid ID na gagamitin, yun nga po yung SSS or UMID ID card. So ngayon i-crop na natin. Punta natin sa photos natin. So ito guys yung ating UMID ID. So click lang natin to guys yung edit. Ayan din. Na tayo sa crop. Pindutin natin to guys yung sign na to. Kasi nakatagilid po yung ating picture ng UMID ID. Click natin to. Kailangan yan, mapatayo natin siya, mapaplaster natin ng ganyan. So ngayon guys ay i-crop na natin. Kailangan po yung picture lang lahat ang makikita dyan. Ayan. So ito guys, hilahin lang natin yan. Kailangan mawala yung white background lahat dyan. So pag okay na yan guys, click na natin itong save copy. Ayan, automatic na po yan dun guys, masisave. So ngayon guys, yung pang last yung selfie photo natin na hawak ng yung valid ID at saka yung cellphone natin na naka-screen doon yung ating online mobile banking. So, click natin ulit yung photos. Hanapin natin doon. So, ito guys yung ating selfie photo. So, click natin to guys sa taas. Yung tatlong dot sa taas ng screen. So, ayan guys. 2.8
8 MB na po ang size. So, pwede na po yan guys, yung size na yan. So, di ba yung tinuro ko sa inyo kanina, yung camera nyo, isit nyo sa 1x1. Para po ganito po, hindi na tayo magka-crop sa ating selfie photo. So, ngayon guys, ang problema na lang natin is, paano i-rename yan? Dahil ang daming special characters, kung mapapansin nyo dyan guys, ayan. Ang daming special characters. Kaya guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-rename yan. Ngayon guys, punta na tayo sa ating file manager. Click natin yan. Then, click natin itong photos. So, ayan guys. Hanapin natin to dun guys sa PixieLab. Yung ating proof of account. So, unahin natin yung proof of account natin. So, ito yun guys. Ayan. Diinan lang natin yan. And pag nagkulay yellow na yan dyan guys at may check na puti. So, click na natin itong more. Then, click natin tong rename. So, ayan guys, kung mapapansin nyo, ang daming special character. So, iris lang natin yan guys. Iwan lang natin yung tuldok at saka JPG. Ayan. Iris natin yan. Then, lagay na lang natin dyan guys. Initial na pangalan lang natin. Click natin to guys, yung check sa taas para nga ma-save. Ayan, click natin yan. So yun guys, automatic na po yun masisave sa ating gallery. So ganoon din po guys ang gawin nyo sa inyong valid ID at saka yung inyong selfie photo para yan guys, ma-approve ang inyong pag-enroll sa disbursement account. Dahil nga natapos na natin i-prepare ang mga requirements na ating gagamitin, ngayon po ang ituturo ko po sa inyo kung paano i-enroll ito sa disbursement account sa kay ACC. So ngayon guys, click na natin tong ating Google. Then, search na natin dyan yung SSS. So, yan guys, yung unang link na lalabas, yan po yung link ng SSS. Para po guys, sa link nyan, pwedeng puntahan sa aking description box ng aking video para doon, isang click nyo na lang po. So, yan guys, click na natin to. Then, click natin pa slide. Click natin to, I'm not a robot. Then, click submit. Then, line ulit natin pa slide, din click natin tong member. So nandito na tayo guys sa member login. So i-type nyo lang dyan yung inyong user ID at saka password. So kung wala pa kayong user ID at saka password, may tutorial vlog po ako nyan sa aking YouTube channel. Puntahan nyo lang po ang tutorial or link ng tutorial sa aking description box ng video na to para mapanood nyo po kung paano gumawa. So ayan guys, i-type natin dyan yung ating user ID at saka password. Sa akin kasi ay naka-ready save na kaya isang click ko na lang. Then, pag na-type nyo na dyan yung user ID at saka password, click nyo na po itong I'm not a robot. Then, click na po natin itong sign in. So nandito na tayo guys sa ating SSS portal. So click na natin itong e-services. So ayan guys, pag nag-click kayo ng e-services at ganitong format na ang lalabas. So, yan guys, napunta na po kayo kaagad sa pag-enroll ng disbursement account. Pero pag hindi po ito lumabas, so click nyo na lang po yung disbursement module. Dahil nga yan na guys yung lumabas, click na po natin itong i-certify yung box na to. Then, click na natin itong proceed. So, dito na tayo guys sa disbursement account enrollment module. So, dahil nga po, gagamitin natin sa pag-loan ito. So, pipiliin natin dyan yung bank dahil yung i-enroll po natin ay online mobile banking natin ng Cebuana Lowlier Rural Bank. So, click na natin to guys yung enrollment option itong bank. So, sabi dito guys, the bank account name should be the same as your SSS register name. Please provide the correct bank account number and not the ATM card number. You may contact your bank to secure the correct number or account number. So, kailangan guys, ang gamitin nating bank account dito ay nakapangalan po sa atin or nakaregister sa atin. At syempre, dapat correct na bank account ang ating i-indicate dito para po maging o walang maging problema sa ating loan para po diretso sa ating bank account mismo. So, click na natin to guys yung X sa taas para mawala sa screen. Ito na tayo guys sa PisoNet. Participant name, Select Bank. So, click na natin to guys. So, dahil nga ang gamit natin guys is online mobile banking ng Cebuana Rural Bank, INC. So, ito po guys yung ikiklik natin dito.
So ito guys, Cebuana Luwelier Rural Bank INC. So para po pala sa wala pang Cebuana Luwelier Rural Bank INC online mobile banking, so pwede po kayo guys mag-create at mag-register muna online. Meron po akong tutorial nun guys sa aking YouTube channel kung paano mag-register sa kanilang online mobile banking. So panoorin nyo na lang po guys ang tutorial. Lalagay ko na lang po sa description box ng aking video para mapanood nyo po. So click na natin to guys yung Cebuana Luwelier Rural Bank INC. Then click na natin dito guys yung bank account number natin. Then pag na-type nyo na yung bank account number, dito na po kayo sa confirm bank account number. Then pag na-type nyo na dyan guys yung inyong bank account number at saka na-confirm nyo na po. So nandito na po tayo guys sa attach supporting documents. So mauna na nga dito guys yung proof of account. So dito guys sa click document type. So click natin to. So dito tayo guys mamimili ng select document type. So kung ang meron sa inyo is ATM card with account number and name, so ito po guys ang pipiliin nyo. Then pangalawa naman guys na pwedeng gamitin nga is bank certificate or statement issued within the current year. Foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking at syempre yung validated deposit slip. So yan po guys ang pwede nating gamitin dito nga sa proof of account. So dahil nga po ang gagamitin natin ay screenshot of online mobile banking ng ating Cebuana Luwelier Rural Bank INC. So ito guys, click na natin tong screenshot of online mobile banking. Then click na natin to guys yung browse file para ma-attach na natin yung ating screenshot of online mobile banking. So click na natin to guys yung files, hanapin natin dun sa ating files. So nandun yun guys sa ating gallery or image. So dito guys click natin tong image. Then nandun po yun guys sa Pixilab kasi dun ko nga edit yung proof of account ko na screenshot of online mobile banking. So click natin to. So ito guys yung aking screenshot of online mobile banking. So click natin to. Then click natin tong select. So ayan guys, yung makikita nyo sa taas, nakalagay na po MOND is MBGPG. So yan po guys, ibig sabihin yan is na-attach na po natin yung ating screenshot of online mobile banking. So pangalawa guys, dito na tayo sa ID card identification document. Click natin yan. Then dito na tayo guys sa browse file. Ayan, then click na natin to guys yung file. Hanapin ulit natin doon. So nandun yun guys sa aking image. So sisahin ko na lang po. Basta hanapin nyo na lang guys kung saan nyo napicturan or saan nyo na-edit yung inyong requirements. So dito yun guys sa camera. Hanapin ko na lang po. So ito guys yung valid ID natin. Humid ID yung ginamit natin. So click natin yan. Then select. So yun guys, kung makikita nyo sa taas ng ayan to guys, ito makikita nyo, ibig sabihin yan guys ay na-attach na po natin yung ating valid ID. So dito na tayo guys sa pang last yung selfie photo. Click natin yan. So ayan guys, so basahin nyo na lang yan guys yung ito, basahin nyo na lang po yan guys yung mga kailangan. So pero dahil natulog ko naman sa inyo kanina kung paano i-prepare ang mga requirements, so hindi na natin yan i-discuss guys kasi alam nyo naman na kung paano, dahil yung mga requirements ay naituro ko na nga sa inyo kung ano ang gagawin. So yan po guys yung sample ng selfie photo. So kailangan hawak natin yung valid ID natin at saka yung proof of account natin. Yung proof of account ka natin ay ang screenshot of online mobile banking. Kaya hawak po natin yung ating mobile phone nakaharap at naka-screen po doon yung ating screenshot of online mobile banking. So katulad nyan guys na nasa picture. So yan po ang sample. So ngayon po guys, i-browse file na natin para ma-attach na natin yan. O yan, hanapin ulit natin doon sa ating files. So nandun po yun guys sa aking image. Hanapin ko lang po dito sa camera. So hanapin nyo lang po guys kung saan nakasave yung inyong mga prepare na mga requirements. So ito guys yung aking selfie photo. Click natin to. Ayan, then select. So, kung mapapansin nyo guys, nandyan na po nakalagay na sa taas MOND selfie photo GPG. Ibig sabihin yan guys ay na-attach na po natin. So pag okay na yan lahat guys, ayan, click na natin tong I-certifies.
So, ayan guys, reminder lang po sa pag-enroll ng disbursement account, kailangan po medyo mabilis tayo dahil may limit po si SSS. So, kailangan mabilis po kayo. So, pagkatapos nyo nang i-certify yan, click na itong enroll. Ito na po yung makikita natin sa ating screen. Your bank account number will be submitted to SSS. Do you want to continue? So, click lang natin to guys yung OK. So, hintayin nyo po guys kasi minsan medyo mabagal. Kaya, hintayin nyo po. Huwag nyo po munang galawin ang inyong screen na inyong cellphone. So, kailangan hintayin nyo po. Pag lumabas na yung ganito sa inyong screen, you have successfully enrolled your bank account details. So, ibig sabihin yan guys, success po yung pag-enroll natin or pag-submit natin ng SSS enrollment daim natin. So, sabi dito guys, makaka-receive pa tayo ng isang email kung na-approve na yung ating in-enroll na disbursement. So, pwede natin to guys, i-click yung view disbursement account. Click natin yan. Ito na po guys yung makikita natin for branch approval. So, ibig sabihin yan guys, success yung pag-submit natin ng application ng daim natin. So, maghihintay na lang tayo guys ng 3 to 5 days para po sa result nyan. Sa 3 to 5 days po, di po kasama ang Saturday and Sunday at syempre yung holiday. So, good news po, pag naka-receive na kayo ng ganitong email, disbursement account enrollment approved. So, ibig sabihin yan guys, ina-approve na ang in-enroll nyong disbursement account sa kay SSS. Then, check nyo na po sa inyong SSS portal. Pag ganito na po ang lumabas, active disbursement account, ibig sabihin yan guys ay approved na po ang inyong daim. So, pwede na po kayo makapag-loan, makapag-file ng loan sa kay SSS. So, may tutorial po ako nun guys sa aking YouTube channel. Punta nyo lang po ang link sa description box ng video na to para mapanood nyo po. So, ganun lang po guys. Kasimple ang ating tutorial ngayon. Kung may katanungan kayo dyan, comment na kayo sa comment box section ng aking video. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Maraming salamat sa panonood ng aking vlogs.